tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan pagkalusugan dito po sa Pinoy MD. At ang pag-uusapan natin mm-hmm. ay yung lumalaking bilang ng mga Pilipino ho na nagkakaroon ng diabetes. No? In fact, sabi nila nasa 3 to 4 million na ang meron nito ngayon. Mm-hmm. Dok, di ba nakakalungkot eh kapag nasabi na ikaw eh diabetic na? Mm-hmm. Well, nakakalungkot talaga ko. Lalo nga ngayon na hindi lang number ng o dami ng taong naapektuhan, kundi yung edad. No? So, mm-hmm. Pero actually, nung araw, we really thought that ang diabetes is irreversible. Uh-huh. But it is reversible. No? As long as malaman mo kung anong root cause kung bakit nga yung blood sugar or meron kang tinatawag nating glucose metabolism inefficiency. If you want to manage better, you have to look at their nutrition, their exercise, their stress level. Doon all pa rin. Of these things are factors kung bakit despite the good and effective medications given to you by your good doctors, yung blood sugar ninyo remains to be uncontrolled. Oh, at kung hindi controlled, yung komplikasyon, sigurado ka, darating yon. Alright, so ito na mga kapuso para ho doon sa mga medyo nangangamba dahil meron na silang mataas na blood sugar levels na ngayon. Ito, pupwede ho natin ma-manage. Yan ang yes. good news. At yes. pupwede rin ma-reverse, sabi yep, nga ni yep. Doc Oy. Panoorin po natin kung paano. Kung pinoproblema ang diabetes, di na raw kailangang magtiis. Kapag daw kasi umuya ng dahong ito, bababa ang iyong blood sugar. Ang insulin plant, miracle cure nga ba sa diabetes? Halos kalbo na ang tanim na insulin plant ng type 2 diabetic na si Tatay Alberto. Dalawang beses kada araw daw kasi kung pumitas ang 72 taong gulang ng mga dahong nito. Ninunguya niya para makuha ang katas at saka iniluluwa. At para kay Tatay Alberto, effective raw. Sa 2 buwan niyang pagtitake nito, ang kanyang blood sugar level bumababa raw. Dati raw, nasa 200 mg per deciliter ang fasting blood sugar level niya. Medyo parang umano nga yung ano ko, sugar ko. Kasi nung nagpatingin ako noon eh, sa ano lang eh, 110 lang yung ano ko eh, FBS. Sa 2 buwan na nag-i-insulin plant si Tatay Alberto, iningatan niya rin ang kanyang pagkain. At uminom din siya ng niresetang gamot. Putol na ang 2 paa, pati na rin ang 2 daliri sa kanan niyang paa. Kala ko kalyo lang yung ano, isa lalim nung daliri ko sa paa. Ngayon sabi ko sa misis ko, ma, ano mo nga yung kalyo ko dito? Nga ano eh, parang masakit. Eh nung inanong ng misis ko, tinignan, naku, papa, hindi naman ta kalyo eh. May kalyo, may matigas, pero may ano sa loob, sugat na. Hindi ko nararamdaman. Chinelas na. Para sa kanya, hindi raw sana umabot pa sa ganito kung maaga niyang nadiskubre ang sinasabing halamang gamot. Pero aminado siya, may mga pagkukulang din daw siya sa pagmamanage ng kanyang sakit. Kahit pangaraw kasi 60 years old pa siya nang magkaroon ng diabetes, naging pabaya raw talaga siya lalo na sa pagkain. Ay, naku eh. Talaga naman kumakain akong kanin nun. Diba? Sarap kung lalo masarap ang ulam eh. Kare-kare, di ba? Kinailangan pa raw na lumala ang kanyang sakit bago niya alagaan ang sarili. Ang agriculturist na si Dr. Bernardo Dizon, naniniwala rin nakapagpapababa ng blood sugar level ang insulin plant. 3 taon na niyang advokasya ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa halamang ito. Itong mga tanim po nating insulin plant dito sa wildlife, kung ano po ito, 1 year old. Kaya makita nyo, mataas pa sa akin. At dito lang po siguro kayo makakita na may mga tanim na insulin na ganito kalalaki inaabot at siksika na nga yung puno eh. Mabibili sa halagang 150 kada paso ang insulin plant dito. Hinunguya po ito. Hinunguya yung dahon para makuha nyo yung katas. O kaya kung wala kayong ipin, pwede pong ikang ay i-blender. Haluan nyo wari ng saging, ng prutas, iinumin nyo lang. Tapos yung iba naman po, inilalaga para maging tea.
Ginagamit niya raw ang insulin plant para hindi siya magkaroon ng diabetes. At tumataas po talaga yung aking sugar pag nagpapalaboratory ko. Noong hindi pa ako gumagamit ito. Kaya noon eh, may reseta rin ako metformin para nagkangay bumaba yung sugar. Online, may insulin plant capsules at siya na rin ibinibenta. Sa isang pag-aaral na ginawa sa India, 10 araw na pinapainom ng tubig na may insulin plant powder ang mga dagang may mataas na fasting blood sugar. Pagkatapos daw ng experiment, ay naging normal ang blood sugar levels ng mga ito. Ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PTHAC, this will be the first local study and we are awaiting the results of the trial. So, titignan natin kung meron ba talaga significant difference. Para naman sa Philippine Center for Diabetes Education Foundation Incorporated, hindi raw nila mairerekomenda sa ngayon ang paggamit ng insulin plant. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na talaga siyang epektibo o ligtas para sa nakararaming taong may diabetes. Pero kailangan talaga siyang aralin. Kung ang functional medicine expert at Pinoy MD host naman na si Doc Oye ang tatanungin, kung pwedeng uminom ng katas ng insulin plant pero dapat isang guni sa doktor kung paano ito gagawin. Tulad din ng conventional na gamot, no? Ang mga herbal medications, no? Meron din silang tinatawag na standardized dose, no? Nito mga bioactive compounds na ito. Para masabi mo na ang epekto niya ay talagang nangyayari sa katawan mo, no? So kasi kung hindi mo sinusukat at hindi mo ini-standardize ang dose nitong mga bioactive compounds na to na galing sa halamang gamot, no, maaring hindi mo nakukuha yung therapeutic na dosage ng epekto ng halamang gamot na iyon. Mas mainam pa rin daw talaga ang uminom at gumamit ng mga niresetang gamot. Marami talagang options ngayon. Pinaka-common siguro na maririnig mo ay metformin. Kasi maraming mga asosasyon na yan ang talagang nire-recommenda. Kasi mura siya, tapos epektibo pa siya para sa paggamot ng diabetes. Merong gliclazide, mga gliptin, mga makabagong gamot na yon, maliban sa insulin na ini-inject. Kasabay nito, malaki din daw ang maitutulong ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. 25 years old pa lamang si Yumer pero may type 2 diabetes na siya. Sa pamilya kasi namin, may mga diabetes din yung lolo ko and my dad. So, mas malaking tsansa na magkaroon din ako ng diabetes according sa doctor. And naging pabayarin kasi ako before when it comes to the food na kinakain ko, iniinom. Para mas maabot pa ang kanyang mga plano at pangarap, bukod sa pag-inom ng gamot, siniguro niya raw na may healthy lifestyle siya. Nag-cut down na rin siya sa carbs at sweets. Mas marami yung gulay. Pinapaliwanag namin sa pasyente, kung kukuha ka ng plato, kalahati ng plato mo, panay gulay. Sa pagpili ng gulay, dapat daw yung mga non-starchy. Non-starchy din ang talong, okra at ampalaya. Dapat mag-exercise for 30 minutes daily. Ilan sa mga pwedeng gawin ay ang brisk walking at jogging. Hindi na ganun kabigat yung pakiramdam ko sa sarili ko. Mas gumaan, mas lumiksi akong kumilos, mas nakakatulog ako ng maayos, mas gumigising ako ng mas maaga. So, totally napakalaking pagbabago para sa akin. Purely medical o medical na hinaluan ng alternatibong paraan, pagdating sa diabetes, matanda man o bata pa na magkaroon nito, ang pinakamahalaga, magpagabay sa doktor at alagaan ang kalusugan.